Eh, serious? Gino! Sino kayo? Bakit kayo pumasok sa aming bahay? Good evening po. Once again, this is Don Huat, and sa gabing ito ay papanoorin po natin ang episode 49 ng Maria Clara at Ibarra. At samahan niyo po ako, panoorin po natin ito in a count 1, 2, 3, go. Usap na kami ni Crisostomo at nagmamatigas siya. Kaya mula ngayon, mananatili ka rito sa bahay. Dahil lamang kung hindi siya pumayag, naitigil ang pagpapagawa ng kanyang eskwela. Mas makakabuti ko. Susunod ka na lang sa akin pinag-uutos. Huwag niyo naman hong gawin ito kay Crisostomo. Hindi na mapabago ang aking kapasyahan. Hindi maaari ito. Maria! Ginoo, tama na po. Crisostomo! Maria! Maria, wag! Pumasok ko na sa silid mo. Andeng, Clay, samahan niyo si Crisostomo papalabas ng bahay. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit ako nagtitiis ng ganito ni Pio Santiago. Malamang binulungan na yun ng baliw-baliwang ninong ng fiancé mo. Tama ka. Kung kaya't nagbago rin ang dati niyang magandang pagtingin sa akin. May pag-asa pa, sir. Dahil pinaglalaban ka ng taong iyong minamahal. Oh, anong game plan, sir? Haharapin ko ang lahat ng magiging pagsubok. Matupad lamang ang aking pangarap sa eskwela. Ang payapang buhay na kasama si Maria. Pag Sleeping Beauty na ang lahat, magkikita kayo ng nobyo mo. Itatakas kita, senyorita. Pwede ka ng mabuting kaibigan. Isa kaming mabuting nalalang. Muchas gracias. Tia amiga. Isosta mo. Maria Clara? Tawang-tawa. Paumanhin-man ko. Kami naman ay nabigla lamang sa inyong mga wangi. Tulad sa kabila ng inyong ligot at palbas na hindi ito, ay nababanaag pa rin ang kagandahan. Ang kagandahan mo, Maria Clara. Maria Clara din ang pangalan. So thank you. Huwag kang mabibigla. Ngunit sina Maria Clara at si Clay tumakas. At ang palagay namin ay sila'y nakapagkita kay Crisostomo. Crisostomo, pwede sir. Yung punishment ngayong episode, tingnan natin. Si Elias. Si Elias ba to? Hindi ka na mapipigilan, kuya. Ay. So tingin mo ba'y namasukan ako sa pinapatayo niyang paaralan? Eh? Dahil lamang nais kong kumuha na pang-araw-araw na sweldo? Upang patigilin ang pagnanais ko na pagigantihan ang angkan ng mga Ibarra? Sino mag-aakala na ang Cabria ang muli magpapalapit sa amin ng Ibarra na yan? Cabria. Ako lang sa buong San Diego ang may kakayahan na magpakilos nun. Ang yumaon na ating ama ang nagturo sa akin. Na tinuro naman sa kanya ni Don Saturnino Ibarra. Ang inaalala ko lamang, kuya. Wala bang flashback? Ayaw yung pakipagkasunduan sa mga prayle. Bas-bas lang ibinigay sa akin ang mga yon. Ako at ang Cabria. Sa Cabria, kahit gaano kabigat at kalaki ang bato, kaya ko itaas. Kaya ko ibaba. Kaya ko rin ibaksak. Bilang na araw ni Cristo Castro Maybara. Papatay. Kahit isda, hindi kakainin ng kanyang mga labi tulad ng kanyang ama. Parang siya yung pumatay sa tatay ni Umuusap na kayo Cristo Maybara. Salamat. Magpapantay lang ako dun, ha? Ako po. Isasta mo. Yung totoo nga mahal. Katawa-tawa nga ba ang aking wangis? Cute. Yung totoo? Oo. Ang ibig sabihin nun ay gagawin ko rin ang lahat upang makapiling ka lamang. Yes. Kagaya mo rin ako, mahal ko. Ako ay kawal sa pagmamahal mo. Alipin mo. At katulad mo, ipaglalaban ko ang ating pagmamahalan. Thank you.
rito't madilim na. Baka mapano ka. Namitas lang ng dahon para sa ating hapunan. Maubusan na tayo ng malunggay sa kuko. Halina, baka mahamugan ka. Ang binibining kay? Eh? Ikaw ba ay hindi naiingit sa kanila? Ba't naman ako maiingit? Eh, hindi naman ako inggitera. Bakit? Ikaw, sir, naiingit ka sa kanila? Ako? Kailan man ay hindi ako... Oh, ano? Deny ka pa, sir. Bakit nga ba wala ka pang jowa kagaya ni Sir Ibarra? Jowa? Nobya ba ang iyong ibig sabihin? Oo, correct. Sige, kahit hindi nobya, kahit ano lang, yung babaeng napupusuan mo, wala? Meron. Talaga? Oh, malas niya naman. Malas? Talaga bang matabil lang iyong dila, Binibini? Joke lang. Partnership itong dalawang to. Ikaw naman. Ikaw lang ba pwede mang asar? Mang sense of humor? Bueno, kabaligtaran pa nga ng iyong sinabi ang katotohanan. Kung alam lang niya kung gaano siya kapalad na iniibig ko siya. Sapagkat ang iyong lingkod ay ang tanging tagapagmana ng kanyang namayapang magulang. At bukod pa yan sa katotohanan na ako ay nakapag-aral at nakapagtapos ng abogasya. Kahit na ang pagnenegosyo ang aking nakahinigang gawin. Abogado pala to. Liban pa riyan ay ako ay isang tapat at maasahang kaibigan. Kaya't nakakatiyak ka rin ang aking iniibig na ako ay magiging tapat at maaasahan ring asawa. Oh, asawa agad? Ah, mukhang ang tindi talaga ng tama mo, sir. Sino ba yung dalagang sinasabi mo? Ikaw. Takot ko naman sasabihin sa'yo. Nang ma-warningan ko siya. Dahil yung mga ganyang pagmumukha, hindi dapat pinagkakatiwalaan yan. Sandali, Binibini. Ano? Ano meron sa akin pagmumukha? Mukhang ay perk. Epek? Ano ibig sabihin ng epek? Secret! Pag makulit, pangit. Hindi, Binibini. Sabihin mo sa akin. Please, I'm begging you. Ako po. Ano ang ibig sabihin ng epek? Ano? Sinasabi ko na, Abe. Atay. Nasaan si Maria? Oo, kami. Ay, nababa. Sinasabi ko na nga ba eh! Papa, hayaan niyo ako magpaliwanag. Talagang magpapaliwanag ka? Nakakahiya ka! Tingnan mo kasuotan mo!
Halika na! Tio, por favor. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Crisosto mo. Dahil sa ginawa mong ito, lalo mo lang pinatunayan sa akin na hindi ka karapat-dapat sa aking anak. Grabe. Don Tiago, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. At ikaw, huwag ka rin makikialam dito. Tatay tayo dyan. Lalo ka na, sampit ka lang. Labis-labis na pangingalam mo sa aming buhay. Tayo, naghihintay na ang tiyang masakruhay. Tio, patawarin niyo po ako. Hindi na po mauulit na makikipagkita ko kay Maria Clara nang hindi niyo nalalaman. Wala na akong gustong marinig mula sa'yo, Crisostomo. Kaya pakiusap, pasensya, distansya. Kung nais mo pa may matira akong respeto para sa'yo. Tayo na. Halika na. Sir, sorry. Mission not accomplished. Hindi, Miss Clay. Hindi kailangan humingi ng tawad. Dahil ako din ang may nais nito. Pero ako yung nag-push. Ako rin ang pumalpak. Mabuti pa ay sumunod ka na sa kanila at baka pati ikaw ay mapaginitan pa, Miss Clay. Okay lang po ba talaga kayo, sir? Hindi, Bilingay. Ayos lang ang aking amigo. Ikaw ang aking iniisip. Yun. Will you be alright? Naiso bang samahan na katapawi? Jacqueline. Di na, pre. Okay na ako. Ikawa. Pantay mo pong kaibigan mo. Paano ba to, amigo? Tila karami mo ako sa pag-aalala sa ating mga Maria Clara. Hindi, mga babae. Hindi na kayo nahihiya. Kayo pa ang dumadayo dun sa bahay ng lalaki. Nakita nyo ba itsura nyo? Lihigit kayo nakakahiya. Patawaran nyo ako, may papa. Ngunit yun lamang ako naisip namin paraan upang makarating ng ligtas kina Crisostomo. Talagang susunod pa ang panganim ng gabi para lang sa lalaking yon? Huwag si Maria ang iyong pagalitan, primo. Hindi naman maglalakas loob yang umalis kung hindi nasusulan ng iba. Hindi ko naman ba ako masisisi? Palagay ko, ah. Itong estrangherang kinupkup ninyo ang pulot dulo ng pangyayaring ito. Papa, huwag ko kayong magalit kay Clay. Ako ang may gusto ng lahat. Kung gano'n, lalo mo akong ginugulat. Sa iyong lakas ng loob na ngayon mo lang maipamalas. Ngayon, lumuhod kayo. Pati ikaw. At magdasal. Hindi kayo lalabas ang silid na ito hanggat hindi nyo natatapos ang inyong pagdarasal at paghingi ng tawad. Luhod! Aray. In nomine Patri, et Filii et Spiritus Sancti. Credo in Deum, Patrem Omnipotentem, Creatorem Celi et Terrae. Madre mia, Vortus por Santo Patavale di Umami. Senza kaya, Signorita. Cristo ko naman ito, kaya dapat lamang tayo maprosahan. Ano ko tinatawanan? Wala. Napatanto ko lamang na ikaw ay may aking kagupuhan.
mestiza de sangre, nakahawig ni Fidel. Senorita, napakaganda mo. Naririnig ko kayo. Sabi ko magdasal, hindi magkuntahan. Credo in Dim, Padre Omnipotente, Praetorem Celi et Terrae, et in Iesum Christum, Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, qui conceptus est Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgini, passus ab voce mirato. Senorita, si Clay ito. Gising ka pa? Clay? Mayang init ng damit. Pasensya ka na. Pasensya. Hindi ako makatulog pagkatapos kong babasa ang buong nobela. Buong nobela? Natapos mo na? Itatago mo yan, ha? Pag nakita na naman ang papa mo niyan, magdadasal na naman tayo. At paano ko naman mabibitawan ang napakagandang kwento? Ganda nga yan. Ngunit, namatay ang bida, si John, dahil sa kanyang pagsasakripisyo at pagmamahal niya sa kanyang anak na si Cosette. Grabe ang tapang niya, no, senyorita? Para ialay niya ang sarili niyang buhay sa kanyang anak. Pakalaking sakripisyo ng isang magulang. Diba? Naalala ko lang ang aking papa. At ang sakit ng maagang kamatayan ng aking mama. Gaya ni Jean. Ay, hindi niya lubos na naranasan ang pag-ibig. Ngunit sa kabila ng lahat ay nagsakripisyo pa rin ng papa para sa pag-ibig niya sa akin. Senyorita, yun din po ba ang gusto mong gawin ng papa mo para sa'yo? Hindi ko naman nanaisin na maging kapalit ng buhay niya ang pag-iibig namin ni Chrysostomo. Oo, alam ko naman yun. Pero, senyorita, isipin. Gaya ng bida sa kwentong binasa niyo, kayo rin ay bida sa sarili niyong kwento. Anong gagawin mo para sa mga tao at bagay na mahalaga sa'yo? Ano ang kakayanin mong gawin at isakripisyo para sa pagmamahal niyo kay Sir Ibarra? Hindi ko tuloy lubos na maiwasang maalala ang una natin pagkikita. Hindi ba nabanggit mo sa akin noon? Magkakaroon ng isang pagtitipon sa bahay mo, Maria Clara. At kung hindi po ako nagkakamali, dito na rin magsisimula ang lahat ng problema niyo sa buhay ng nobyo mong si Chrysostomo. At nagkatotoo lahat yun? Oo nga po. Sinabi ko nga yun. Kaya nga nais ko sanang itanong sa'yo, alam mo ba ang mangyayari sa amin ni Chrysostomo? Patawarin ako ng simbahan, ngunit aasa ako sa iyong mga hula. Oo nga pala. Manghula nga pala ang press release ko dito. Actually, hindi yun hula. Nabasa ko.
Iyon nga lang, hanggang kabanata 3 lang at yung mga chismis na nabasa ko online tungkol sa nobela. Hindi talaga kitang maunawaan, Clay. Magsabi ka sa akin ng totoo. Ano bang batid mo ang kahihinatnan namin ni Crisostomo? Toray naman itong dalawang tong best in patient sa love. Kung hindi talaga endgame tong si Maria Clara at Ibarra, nako, salamat na lang sa lahat. Ang dami. Aba, may cellphone ka naman ngayon. Patambay-tambay ka rito. Malilate ka na sa klasiko. Oh, nabasa mo na ba yan? Eto nga, sir, oh. Sinasabay ko nga sa merienda. Malapit na nga po magkapalit ang cover ng Noli at yung mukha ko. Talaga lang, ah? Opo, actually, relate na relate po ako sa love story ni Maria Clara, di ba? Hindi mo maintindihan ang kwento kung hindi mo babasahin ng libro. Pero, sir, ano pa mangyayari doon sa dalawang lovers sa libro? Magkakatuluyan ba sila? Bakit? Hindi mo pa alam yan? Dapat nung high school ka, alam mo na yan! Kasi naman, sir, sa dami ng estudyante doon sa public school na pinanggalingan ko, tatlo po kaming naghahati sa iisang libro. At saka, ang hirap-hirap makinig ng lecture kasi nga ang crowded doon sa section namin patas nandun pa ako sa likod. Hindi naman po sa pag-ano, ang tagal na po yun. So, ano nga pong mangyayari? Ipaglalaban po ba nila yung love nila para sa isa't isa? I mean, gets, magkakaroon ng trials, whatsoever, ganyan. Pero, happy ending po ba? Itong sasabihin ko, huwag mong kakalimutan. Walang pagmamahalang magtatagumpay kung masalimuot ang lipunan nito. Miss Infantes, Ibarra and Maria Clara's love story is a tragic one. Tragic? Bakit? May kopya ka ng libro. Basahin mo, Babo. Pwede mo kasi ikwento, di ba? Sana ko sabihin ni Miss Clyde na tragic yun. Serious? Gino, sino kayo? Bakit kayo pumasok sa aming bahay? Isa akong kaibigan ng senyor. May mahalaga lang ako sasabihin sa kanya. Sandali lang. Salamat. Ano ba ang batid mong kahihinatnan naming dalawa ni Crisostomo? Sasabihin mo, Mike? Huwag mo sabihin, Clay. Bakit, Eli? Yata nakaguhit ang takot sa iyong mukha. Senyorita. Pakinaman ko. Senyorita, huwag kang umiyak. Pangako. Hanggat nandito ako, akong bahala sa inyo ni Sir Ibarra. Hmm? Babaguhin niya yung takbo ng kwento, dulo ng kwento. Sana hindi na lang ang senaryo. Na natin yung maiiba kaya ang mangyayari bukas. Bago mo gawin, ikaw ay tila naninilaw. Mas mabuti siguro kung magpahinga ka na muna. Huwag niyo pong alalahanin, senyor. Hindi na po makapaghintay para sa inaugurasyon na yung eskwela.
Tila ngayon ka na lang yata nalabik sa pagdala ng misa, amigo. Hindi magtatagumpay ang balak ninyong lasunin ang bayan na ito. Anak ng demonyo! Sandali! Elias, sandali! Babantayan niyo siya sa Pasinaya bukas. Muling malalagay ang kanyang buhay sa peligro. Ano? So, ayun guys, natapos na po ang ating episode 49. So, sa episode na ito, makikita natin nung sa ngayon yung struggle ng pag-iibigan ni na Maria Clara at Ibarra. At dito nga sa dulo na part, medyo may nasabi si Miss Clay na I think dapat hindi niya sinabi. Hindi niya lang sana sinabi. So that merong parang natural flow pa rin ang story. No? So, yun nga, abangan natin bukas kung ano itong mangyayari kay Ibarra. At tingnan natin kung magtatagumpay ba ang balak na ito na masama kay Crisostomo Ibarra. So guys, salamat po sa inyong pagsama sa akin sa panunood po ng Maria Clara at Ibarra, episode 49. Hanggang sa muli po, paalam.